Hello mga best! So today's entries video, ito po is yung Frozen Cake, not Frozen Cake, Frozen yung movie and Elsa yung ating gagawin na cake design. So ayun naman, pinapakita ko ulit sa inyo kung paano ko ginagamit yung pink container na yun. Bali yun ang pinaglalagyan ko ng aking plastic wrapper para mag-transfer ng icing at para mapabilis ang ating paggawa ng ating mga cake. So yan po ang ating sekreto dyan. Siyempre mataas yan kasi malaki din yung aking plastic at madami din na ating mailalagay na frosting. So ayan po guys, so mga best yan yung nilagay ko na yung ating mixture of chocolate ganache and siyempre yung ating buttercream. Buttercream po ang aking ginagamit sa aking mga cake. So ayan po, siyempre meron pa rin ako mga white buttercream and don't worry guys. Ayan, di ba nakita nyo naman na hinawakan ko siya ng aking kamay. Don't worry kasi bawat hawak niyan, hinuhugasan ko ang aking kamay. Kasi alam nyo na, malagkit yan sa kamay. So, kaya have peace of mind, okay? Not all the time, lagi naka-hand gloves. Diba? At syempre, nakita nyo naman, hindi naman ginamit yung kamay. To mix-mix all the ingredients and mix-mix all paggawa niyan, di ba? So, we need some tools para magawa yun. At syempre, mayat-mayat, laki tayo naghuhugas dyan ng kamay. Kasi yun nga, malagkit yan mga best. Yan, so bali mga 5 o 6 ata itong layer na cake. So para ma-achieve natin yung cone shape ng or body shape ni Elsa. Diba? Para naman magmukha siyang gown na suot-suot niya. So yan po yung kailangan po nating pakinisin or i-crumb coat yan para to prepare for final frosting. At syempre, ito na yung ating main cast. A doll. Pili ko na lang siya na doll na talaga. Syempre, kailangan din natin niya na i-cling wrap yung katawan niya or yung palda niya para hindi madumihan ng chocolate. At para at least pagkatapos mag-blow ng candle or makat ang cake, pwede rin siyang magamit ng bata at mapaglaruan. Diba? At syempre para naman malinis ang doll, inayos ko pa yung hair niya para hindi rin siya madumihan at mag-touch sa chocolate. Doon sa, mga chocolate cream na yan. Ayan po, hindi ko na pala na-videohan yung process ng paglagay ko ng doll sa loob ng cake at ng pag-pipe ko ng buttercream to make a flower para sa kanyang dress or sa kanyang skirt or palda. Ayan po yung ating dress na ginawa para sa kanyang taas niya, diba? So, napadami lang yung ating cake. Layers sa loob. Ayan po, so nakakatuwa siya, 'di ba? Makita niyo ganyan ang itsura at syempre masarap siya. Okay, mga best, salamat sa pag-watch ng aking video and salamat po sa patuloy na pagbibigay ng suporta. Salamat po and God bless you all.